Paano tayo dapat gumawa? Ika-16 ng Setyembre, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. 1 Peter 3:15. Sa araw-araw na paggawa ng mga gawain ni Kristo, nagiging isa itong kasiyahan na gawin ang kanyang kalooban. Naparito si Kristo sa ating mundo upang ipamuhay ang kautusan ng Diyos, upang maging huwaran natin sa lahat ng bagay. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng luklukan ng awa, at ang napakaraming mga wala sa pusong sumasamba na puspos ng karangyan, pagmamalaki, at pagiging walang kabuluhan, at sa pamamagitan ng kanyang mga aral ng katotohanan, na, mahusay sa pagiging simple, ikinintal niya ang mga tao sa pangangailangan ng espiritual pagsamba. Ang kanyang mga liksayon ay kahanga-hanga, maganda at may bigat na kahalagahan, at gayunman ay simple na kahit isang bata ay makakaunawa nito. Napakalalim ng katotohanang ipinakita niya na anupat di makakayang ubusin kahit ng pinakamatalino at pinakamatagumpay na guro, yaong mga gumagawa bilang nakakikita sa hindi makakikita, ay palaging mapananatili ang pagiging simple, na kinakargahan ang pinakasimpleng mga salita ng kapangyarihan ng mga dakilang katotohanan. Maaaring maging kapangyarihan para kay Kristo ang kabataan, kung pananatilihin nila ang kanilang kasimplahan, at hindi maghahangad na magpakita ng isang nakagugulat, isang bagay na orihinal, ngunit itinuturo ang mga utos ng kanilang Panginoon. Ngunit upang mamuhunan ang pinakasimpleng katotohanan sa pagiging bago at pagkakapareho, ay ang pagnanakaw sa kanila ng kanilang kapangyarihan na magkamit ng mga kaluluwa kay Kristo. Di mahalaga sa tagumpay ang paggamit ng mga mahabang salita at umaapaw na katalinuhan, ang kailangan ninyo ay isang buhay na karanasan sa mga bagay ng Diyos, at kasimplahan sa pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa mga nawaglit. Kapag kumikinang ang puso sa pag-ibig ni Jesus, ipapahayag ninyo ito sa iba, at magiging mga saksi ito para kay Kristo. Hindi natin dapat itago ang ebanghelyo, o takpan ang krus ni Kristo ng mga ornamental na rosas at sa gayon ay walang epekto ang pangangaral nito. Ang tunay at matapat na pagpapahayag ng isang anak na lalaki o babae ng Diyos, na sinasalita sa natural na kasimplahan, ay may kapangyarihan upang buksan ang pintuan ng mga pusong matagal nang isinaralaban kay Kristo at sa kanyang pag-ibig.